6 nakabalik na ako. Kasi may regular na ako sa ABS noon. Nagsunod-sunod na 2006-2007. Yun yung nakabalik ako. Yung nakabalik kasi ka. Pero ilang years din ako nawala, siguro mga 4 years yata. Ano bang dahilan? Bakit? Unang-una, si yung manager ko dati, yung unang-una kong manager, nagpunta na siya sa Amerika, nag-migrate na siya doon. So wala na akong manager. So ako naman, syempre, wala akong alam sa showbiz ng mga panahon na yun. Gawa ng saan ako kukuha ng manager, sino ba mag-handle sa akin ng tutuloy. So ang ginawa ko noon, meron na akong mga kakilala, mga promoter papunta sa Japan, tsaka mga kaibigan ko na rin. So, doon ako nagtrabaho as host sa Japan. Nga ilang years akong pabalik-balik doon. So, kahit pa paano, wala rin naman ng sayang na panahon. Pero ang pagkakamali ko, sana nagja-Japan ako, nag-show-show pa rin ako, alba, pag bumabalik ako. Yun yung pagkakamali. Hindi ako nakakuha ng manager. Ngayon, nung nag-Facebook na, nakausap ako ni Tito Jake, Tor de Silias. Sabi niya, may manager ka ba? So sabi ko, Tito Jake, wala po. Gusto mo ba kay Direk Mario? Sabi ko, oo naman po. Siyempre, Direk Mario pa. Matagal na kami magkaibigan ni Direk Mario. So sabi niya, sige, isa-set kita. Tama-tama naman, si Direk Mario, meron siyang pupuntaan dito sa Paita, si Direk Lino Dalay. So doon kami ngayon nagkausap ni Direk Mario. So sabi niya, sige, report ka sa akin by Monday. Punta ka sa Quezon, ano, pirmahan na kami. Kasi natapos na yung kwentuhan namin nung gabi. So Monday, nag-report na ako kay Direk. Ayun, nag-start na kami. So sabi niya, sige, tapusin mo muna yung Immortal sa Channel 2. Tapos saka tayo lilipat ng 7. So pictorial na kami, lahat. Tapos, ayun, nagsimula na ako sa 7, 2009. So, dire-diretso na. Hanggang sa nawala na naman si Direk Mario naman. So, ngayon, wala na naman akong... So, yun. Siguro naman, kahit pa paano yung mga EP natin. Ano na rin. Anong last project? Yung regular, yung Nakarehas na Puso. Last year pa yun. Pero nakakapag-guesting naman tayo dito sa 7. So yun, yung Nakarehas na Puso. Yan yung katas. Kasi may pangalan, pinangalan tapos mo talaga. Tapos itong swimming pool, ano, yung meron yung ano eh, meron mga pinapupuntahan yung pera, yung pavilion, meron. Kaya kita mo yun sa showbiz, hindi yun kita ng ano mo, shop. Meron no? Din, konti. Pero in a way, ginawan ko siya ng inspirasyon kasi maganda kasi sa GMA, hindi mo kagad nakukuha yung pera. Naiipon. Cheke-cheke ngayon, di naiipon ngayon. Sabi ko, sige, di may nagtiwala naman sa akin na kaibigan kong may-ari ng mga construction, ano. Sige, di kuha lang ako ng kuha. So yung pera, dun lang napupunta. Umiikot lang siya. Pero, Lian, ano masasabi mo dun sa ibang mga dating actor na ngayon talagang struggle? Siguro, sa akin pananaw, kasi ako hindi ako tumitigil. Talagang pag alam ko kasi nga, hindi ako tumitigil maghanap ng hanap buhay. As long na talagang makakatulong ito sa pamilya ko, gagawin ko. Umiikot ako kasi katulad niya, may dala akong produkto. Ang produkto ko ay handicraft. So, iikutan ko yan. Iikot kung sino mga kaibigan mo. Kaya ka nga maraming kaibigan eh. Para yung mga kaibigan na yan, makatulong din sa'yo. Kaya, ano ko, hindi ako napapagod. Hindi ako napapagod. Katulad, halimbawa, pupunta ako sa isang bayan, nag-invite sa akin sa ganun, pupunta akong simbahan. So, magpapakilala ako sa pare. Pare, siyempre, kilala ka naman. Kaya yung showbiz na yun, yun yung malaking tulong. Factor, malaking tulong. Kasi, di ba artista ka? Sabi ko, di ba taga-Paete ka? Ayun. So, doon na nagsisimula ngayon yung paghahanap buhay namin. Sabi niya, sige, pag kailangan kita na paingi akong number. Ganun. So doon nagsisimula yung mga tawid-dagat ko na kliyente. Ngayon, nung sabi ko nga, nung bago ako magsimula dito sa handicraft, dito sa religious items, sabi ko kay Lord, Lord, paano ako magsisimula?
ano yung magiging unang hakbang ko? Ano ba yung magiging market ko? So sabi niya, wala, blanco lang. Tapos siguro mga ilang araw, tumawag sa akin yung kaibigan kong pare. Jeff, punta ka dito sa ano, taga ano yun, Cagayan de Oro. Punta ka dito sa Tagaytay, papakilala kita sa mga pare. Lang yan, 1,000 pare yung sumalubong sa akin. Sure to God, talagang, sabi ko, ito yung dasal ko. Diba, sabi ko, napakagaling, naiyak lang ako kasi, napakagaling, sabi ko, nangyayari pala to, talagang totoong nangyayari pala itong mga dasal na to. So, doon nagsimula. Eh, 1,000 pare, di ba? Kaya ito nabuo. Itong, ano, pare yung mga tawid dagat kong mga pare, hindi na sila uuwi. Dito na sila nagstay. Kasi, hassle, di ba? Uuwi ka pa. O hotel ka pa sa Manila. So, yun, ginagawa ko. Minsan, susunduin ko sa port ng Batangas o sa airport, dediretso na sila dito. Ano yung mga maraming in-order ng pare? Maraming mga, ano yun, mga minsan retablo, siya retablo, tapos yung altar, tapos yung furnitures ng simbahan, tapos yung mga life-size na santo, pang-prosesyon. Minsan may umorder pa sa akin dahil din sa pare, dahil kaibigan ko naman yung mayor ng Tanhay. Umorder simula umpisa ng prosesyon hanggang dulo. So gano'ng karami yun, di ba? Pati karo. Simula San Pedro hanggang Santo Entierro. In order sa akin yun nung pare at saka nung mayor na kaibigan ko. Tingnan mo naman, sabi ko, God is good all the time, di ba? Kaya yung mga tao dito, marami rin tayo natutulungan. Mahal ba isang santo? Depende kasi sa pagkatao ng umu-order. Kasi, depende. Kasi kung halimbawa, low budget. Gano'ng kamahal yung siguro yung low budget natin, ano tayo ng 5 feet siguro, mga 75 to 85K. Okay. Ngayon, ikaw pag, may nag-a-adjust. Oo. Pag naman high budget, huwag nyo na nalagyan ng presyo. Masama na. Oo, pag high budget, depende rin sa usapan. Kasi ultimo litid, ultimo kulay talagang ibibigay natin. Pati yung mga muscle, movement, talagang dinidetalye. Kasi matagal. Pag ang gusto mga ilang siguro sa isa, pag tututukan mo, sa isang special, siguro 3 months. Wow, ganun katagal. Ganun katagal, pati tuyuan. Wow. 3 months yan, tatakbo ng 3 months yan, pati kulay, pati lahat. Tuloy-tuloy yun? Or may hindi, may tigil yun. Kasi yun. Unang-una yung kahoy, drying. So diba, hindi tayo pwedeng, 3 months, 2 months, basta special, talagang lalabas yan. Kasi aaprobahan pa ng ano yan, ng may-ari. Sabihin, ay, ano yung ano, gusto ko medyo nakangiti, gusto ko masaya yung mata. Yung mga ganun. So sabi ko ba, di ba? Eh, kasi bumayad eh. So wala kang gagawin, wala kang choice kundi gawin mo. Na kailangan mo, wala ka po, Jay? O, yun. Eh, paano? Yun yung haba ng sa precision, mga ganun mo katagal. Oo, hindi. Ano naman? Taon. Taon naman. Isang taon. Kaya marami tayong tao na kahoy. Yung regarding naman sa kahoy, meron naman mga permit yan. May mga permit. So, pagka talagang maramihan, katulad yan, kukuha na tayo ng permit. Para yung supply ng kahoy naman, regular. Kasi baka mamaya, mayari pa tayo ng DNR dahil lang dyan sa dami ng santo, di ba? Kaya ngayon, yung bayan ng Paite, meron ng taniman sa bundok. Kaya yun kasi yung batikuling wood. Minsan naman kasi ako, gumagamit ako ng ibang kahoy. Yung marang wood naman. So anyway, nandun tayo. Kaya mahirap din yung hanap buhay. Kaya kailangan, wala namang madali. Pero gamay ko na yung paghahanap buhay ng handicraft. Paano yung mga old wood? Yung old wood, ang narang old wood, talagang mahirap ukitin yan. Matigas eh. Old wood ang pinag-uusapan. Na. Kasi ngayon, wala na tayong nabibiling narang malalaki. Na bilog, pula. Kasi ang pula ng nara, pag ganito lang kalaki, 25 years pa lang.
So kung puputulin mo ng ganito yan, wala, ito lang makukuha mong pula. Lahat puti. Oh, so swerte yung mga makikita niyong pula na malalaki, na solid. Tulad nito, halimbawa yan. Oh. Ang laki niyan, solid na pula. Yung nasa taas mo doon sa ano, ang laki. Oo, di ba? Yun yung mga kinikip ko na alam nating medyo may halaga. Pero Leandro, ilang years ka nang nag-scout? 16 years na solo kami. 16 years na. Hindi mo naisip mag-exhibit? Nag-exhibit ako. Yung is, solo? Sa SM. Hindi kami, di pa ako nag-solo. Lagi ako mayroong kasama. Yung mga santo, yung mga ginawa mo. Oh, itong nakaraan, yung sa White Gallery ba yun? Sa Quezon City, yes. Sa Diliman. Oh, yun. Yes. Yung mga artista. White Space ba? White Space. Tapos, ngayon sa DTI, sa Dusit, nandun yung aking isang piece. Dapat nga nung isang araw nandun kami. Kaso, medyo busy-busy yan. Okay, babacktrack lang ang konti. Yes, pa. Yes. Paano ka uli napunta? Di ba yung pag-showbiz mo, ang dahilan, ayaw mong gawin yung ginagawa ng tatay mo. Gusto mo uwi ba? Oo. So, paano ka nabalik dyan? Yun nga, sabi ko nga sa sarili ko, ang dahil ko nang sinubukan nga na buhay, nag-restaurant pa ako. Ngayon, pagre-restaurant ko, siguro doon din ako dinadala ni Lord. Tinitraining niya ako dito sa nag-isda ako, nag-chicharon ako. Mm. Nagdadala ako sa bawat tindahan. Oh, sabi na Win. Ang wife mo. Oh, nagdadala ako ng chicharon sa bawat tindahan. Tapos may dala pa ako minsan na ano ba to? Mga yung pati. Mga pati. Oo, talagang wala akong sinasayang na oras. Pag gusto mo, 'di ba? O magkano to? O noon natikman nila, nasarapan naman sila. So, yung order pa rin sa akin. May kotse ako doon. Tapos nung meron kaming binibila ng mga items na parang yung mga IKEA, mga maliliit. Dinadala ko sa taping. Bubuksan ko yung likod ng ano ko, ng kotse ko, para makita ng mga kasama. Ay, nabibili naman nila. Mga cellphone holder dati, tapos yung mga pansandok na kahoy, kawayan. Nagdadala ako. Para pagbukas ng kotse ko sa likod, doon ang makapamili sila. Eh, wala akong sinasayang na oras. Talagang, nung nagchicharon ako, anong nangyari naman sa chicharon ko, bumaha dito. Doon, kasi doon pa kami nakatira dati. So, bumaha, nangamoy ngayon yung chicharon. So, wala kang gagawin, kundi itapo na lang kasi baka magkasakit pa tao. So, isang tunilada yon na lugi ako. Lugi. So, wala naman ako pupuntahan. So, sabi ko, balik ako ng showbiz. Tapos pagka ako nakabalik na, magpuhunan tayo, mag-restaurant tayo. Kasi may pesto naman kami sa bayan. So ngayon, balik ako showbiz. Gym uli ako, tapos matagal na panahon, nag-diet uli ako. Tapos ayun, nagkaroon na uli ng konting project sa Channel 4 nga, ganyan. Tapos talagang God is good eh. Nanalo ko sa Bijoke King. Kay Alan Kay. Tapos nanalo na naman ako doon sa Emerplex, ang pinanalunan ko. Tapos yung sa simbahan ko dinala, yung cash para may makatulong ako sa simbahan. So, isa na naman nanalo ko, my dad is better than your dad. Ako champion. Naunahan ako pumindot, tapos mamaya namali siya. Ako nakasagot, kaya sabi ko, ay talaga. Yun, binili ko na buo namin yung restaurant na maliit. Ngayon, meron akong kliyente yung Omakase restaurant. Mm-hmm. Omakase. Yung Japanese restaurant. Magkakapatid yun. Ninong yun ng mga anak ko. Kasi pumunta sila dito. Nandun sila nakapark sa harap. So sabi nila, artista ka. Sabi ko, opo. Ano po bang inyong hanap dito sa Paite? Naku-order kami ng Kokeshidal. Eh si Beno si galing duty. Nasa taas tulog. Di sabi ko, sige po, pasok muna. O, di pinakain ko muna, order sila. Nagustuhan naman nila yung aking mga Italian chuchu, tsaka yung kasi yung akin ng mga kaibigan, chef, tinuruan niya ako ng basic na Italian, So, yung pinakain ko, okay naman. So, aircon, bayad sila. Ngayon, nagkwentuhan na kami sa Kokeshi Dolls. Kailangan namin ng mga 4 feet, ganito, ganyan. Bigyan mo ako ng price kung ikaw. Sabi ko, sige po. Tawag ako sa nanay ko. Ma'am, magkano itong Kokeshi Dolls ng ano, 45? Nako, umabot kami siguro ng 100 plus. So sabi ko, magda-down po tayo ng 50%.
may bigay. 50%. Di ba, bigay? Oo. Oh, edi, ginising ko si Venus. Tapos na, deal. 50%. Oh, tapos sabi ko, Venus, dahil kong pera, oh. Gulat na gulat siya sa akin. Gulat na gulat siya sa akin. Dahil kong pera. Tapos, oh, ano, saan mo kinuha yan? Ito, ganyan. Diyan sa restaurant. Hindi, ako naniniwala. O di, sabi ko, kahoy, sa ano, sa confession. Yun, doon nagsimula. Yun yung una. Sila ang nagbigay. Tapos si Daisy Reyes, nagbakya naman kami. Si Robsky sa kanya sa ibabaw, akin naman yung ilalim. Kahoy naman na maayos na kahoy. So yun, nagsimula doon. Tapos hanggang sa nagkaroon ako ng order sa University of Asia Trinity. Yung simbahan doon, collab kami ni ano ni yung green glass Orlina. Oh wow. Kay Orlina yung ka yung glass. Ano senior Orlina yung glass, ako yung kahoy. Wow. Ako lahat yung kahoy yung chapel. Wow. Lahat ako yung chapel sa University of Asia. Kasi kaibigan naman nung best friend ko, tita naman ng best friend ko yung presidente doon dati. So, Orlina ha? Orlina. Tapos yon magandang kahoy talaga pinalabas ko doon sa ano. In short, yung Okeshi, tama ba? Okeshi dal. Ang unang-una mong gawa. Oo. Isa sa mga una yon. Commercial. Halos nag-ano na yon. Pero yung talent nandiyan na talaga. Iyon, nandun na. Kasi mula pagkabata, gawa ng ano. Innate na. Sa pamilya rin kasi. Hindi kasi, alam mo yung table namin dati, as isan yan eh. So nandun lang ako sa ibabaw, naglalaro lang ako dyan sa ano. So yung amoy ng kahoy, texture ng kahoy, amoy na mga chemical, alam ko. Alam, bata pa ako, doon ako naglalaro. Alam ko yung pokpok, alam ko yung pangukit. Yung amoy ng gawaan, ng shop. Alam mo yung texture. Alam mo, iba yung inaihipo sa nakikita eh. Di ba, Jerry? Culture yan kumbaga sa ano di ba sa Paite tinuturo sa mga ano sa mga anak. Kaya lang ngayon marami kumukonti na. O yun nga. Salamat. Tapos alam mo yung ibang nagbebenta fake na. Yun nga ang in China na. Yes, ang sabi ko mas maraming competition. Sinasabing hindi naman competition, mas maraming tindahan na lapit-lapit kasi makikita mo na mas umaasenso ang bayan. Ngayon, pagka kumukunti na ang tinda, yun doon tayo mangamba. Eh dito ngayon, medyo nangangaunti na. Kaya nga, nung nangyari, nung kaibigan ko kasi si Brother Armin Luistro, dito kami nagbi-meeting dyan sa Gazebo. Pinuntahan niya ako dito kasi murder siya ng mga bato-batong ibon sa DepEd. Tapos nag-donate din ako doon ng mga batang nagbabasa. Nasa DepEd, tsaka yung logo ng DepEd ako gumawa. So mangyari, si Brother Armin, napunta siya dito para makita niya kung ano ang proseso na. Progress na ng Paite, kung ano na ang meron, ano na. Ngayon, gumawa siya ng paraan na malagay sa circular yung pag-uukit bago ka makagraduate. Yung evolution. So mangyari, nagkaroon ng evolution na. Nasa curriculum yun. Sa curriculum yun, ni Brother Armin. So, hindi ko ipagyayabang na ako isa sa naging daan para matuloy ito. Wow. So, sabi ko nga, eh, hindi natin kailangang ipagmalaki. Kailangan mong ipagmalaki yun. Hindi, ibig sabihin, kasi gusto ko kasi niya. Yung mga taga-Paite, eh, lahat. Kaya nga, pag ako, eh, halimbawa, wala sa akin, kasi minsan kasi meron tayong mga kliyente gusto agad. Instant. O yung mga sungka, chess, lahat, gato, ganyan. Pumunta po kayo sa bayan ng Paite. Doon sa bayan mismo makakakuha kayo. Kasi hindi mo kakayanin lahat, magiging swapang ka. Hindi mo kaya yan, maniwala ka sa dami ng kliyente. Hindi lang isang kliyente natin. Kumbaga, tuldok lang yan, ito ang market. Tuldok lang ikaw. Na nung araw, dinededma mo yung market. Iyan! Oh, dinededma ko na hindi ko alam. Meron pa lang. Na ganun pala, tuldok lang pala yung iniisip ko. Samantalang ito pala ang market. Buong mundo. Buong mundo pala.
Ang market. So naging advocacy mo na siya diyan. Oo, oo. Kailangan eh kasi mawawala nga, baka mawala sa amin ang titulo, Carbing Capital of the Philippines. Mm-hmm. Pag hindi mo mamahalin. Pag magsosolo ka, hindi ka hindi ubra. Hindi ubra. At consultant ka naman sa Lalawigan. Oo, ako po ay consultant dito sa Lalawigan ng turismo. Oo nga. Ng turismo. O, na ilang years na? Mga ano na ako? Mga 15 years? Wow, na consultant. Consultant. Wow. Pero ikaw ba, Leandro, religious ka bang tao? Kasi katulad sinasabi mo talaga yung mga dasal mo. Ayaw, talagang ano so, naman eh. Dasal mo sinasagot. Totoo talaga. Totoo talaga, buhay akong saksi sa Diyos. So every Sunday nagsisimba ka? Ay, every Sunday. Kaming pamilya. Mm-hmm. Hindi pa pwedeng hindi. Meron ka personal patron saint? Padre Pio. Oh. At saka si Auntie Polo. Mm. Oo, yun ang aking patron saint. Tsaka Santa Clara. Doon ako, doon ako pinag dasal ng asawa ko na magbago. Santa Clara. Kaya sabi ko, bakit ba ako dinadala mo dito sa Santa Clara? Yung pala, pinagdadasal na pala ako ng asawa ko. Binubulungan ako. Magbago dahil. Saan sa Obando? Maraming pagbabago. Obando ba yun? Hindi. Sa Santa Clara lang sa ano Saint, dito? St. Clair. Dito lang sa may Katipunan? Katipunan. Doon sa Quezon City. Kasi pagka kami pupunta St. Clair at saka Padre Pio ng Eastwood. Ayun, nakakatag magkadira. Every ano yun, every birthday ni St. Clair, punta kami siya. Yung peace niya. Tapos punta kami kay ano kay Padre Pio. So may himala, Leandro? Ay, marami. Marami. Ayoko na lang, syempre, yung ibang tao. Iba naman, kayo, istatwa yan. So, ako naman, ito yung cellphone ko eh. Yung cellphone natin, tangina, minuto lang mawala. Hindi mo alam kung anong gagawin mo, di ba? So, ang cellphone ko, para makakonek ako kay God, ito, itong statue ni Padre Pio at saka itong St. Clair. So yun yung aking ano. Kanya-kanya tayong mga connect kung saan mas ma kasi ikaw may globe ka, may smart ka. So ako, yun ang pinakang ano ko, yun ang internet ko. Parang ganoon.